Yes, magandang araw mga kabayan. Ay si Ron po, at welcome po sa aking channel. Tinitibag na po yung presinto na naririto, kaduktong lamang po ng MMDA Children's Road Safety Park at ng paraiso ng Batang Maynila. So bali itong presinto naririto ay tinitibag na nga, at doon na lang po sila gagawa ng pinaka-opisina doon po sa may harapan, doon po sa pinakaharapan ng paraiso ng Batang Maynila. So itong park po na ito, ito po yung dating Plaza Asuncion. Tapat lamang po siya ng Manila Zoo. So kiniklear po ngayon itong presinto na ito. Mga hindi po nakakalam na si Mayor Isko Moreno po ay na bumisita rito nung nakaraan, nung nag-donate po sila para sa mga nasunugan, at nakita niya nga po itong paraiso ng Batang Maynila na napabayaan nung naging dugyot. At ngayon nga po ay nire-rehabilitate po itong lugar na ito na paraiso ng Batang Maynila. So konting ano lamang po, no, history dito, no. Itong paraiso ng Batang Maynila ay dati pong sakop niya itong MMDA Children's Road Safety Park. At nung panahon nga po yan ni ERA, kaya tinurn over po sa MMDA ito pong park na ito, kung kaya nagkaroon po ng bakod dyan. Nagkaroon po ng bakod, no, naharang. So napabayaan po yung paraiso ng Batang Maynila, naging tambakan ng mga sasakyan, naging bahay ng mga squatters, at naging dugyot po yung lugar mga kabayan. So ngayon nga po ay ito na po yung pagre-rehabilitate sa lugar na ito. So matagal na po itong paraiso ng Batang Maynila. Panahon pa po ni Marcos, naririto na daw po ito eh. So sa pagpalit-palit ng mga mayor, nagkaroon ng mga istorya, nahati. Ngayon nga po sa panahon po ni Mayor Isko, kaya bubuhayin niya po muli itong paraiso ng Batang Maynila. Bali, ito po yung Plaza Asuncion dati, no. Ilang beses na rin po na-clear itong lugar na ito. Natanggal na rin po yung pinaka-arko dito. Ayan po mga kabayan, no. Ayan, natama pa pasin natin mga naglalakihang puno ang naririto. Mga puno po dito ay sabi yung iba daw po ay galing pa ng Mihan Garden. So kasama po yung engineering team, no, para sa clearing operation for today. Okay, titibag na rin po yung pinakaharang dito, no, kung saan yung pagpasok po doon sa loob ay MMDA Children's Road Safety Park na po yun. So napakaganda po ng plano ni Mayor Isko Moreno, no, at ang tabayanan din po natin tong pader na ito, no, kung may katotohanan nga ba na ayon sa source ay tatanggalin nga daw po, but hindi pa rin po tayo sigurado. So, sinasabi nga po na meron pong agreement po, no, itong MDA, meron po silang natitirang 3 years, but
Hintayin rin na rin po natin kung ano po yung magiging decision ni Mayor Isko Moreno dito, no, para susubaybayan po natin kung matatanggal na po itong lugar na ito, yung pinakaharang dyan. So ngayon nga po ito, tinitibag na itong ano, pader dito. Yan. Ito po yung konektado sa presinto na naririto dati. So yung lugar po na ito, nasa pagitan po ng Adriatico at ng Asunsyon dito po sa May Malate. Harap lamang po siya ng Manila Zoo. Ulitin ko lamang po, no, yung presinto rito ay doon na po sila sa kabila maglalagay sa may harapan po ng paraiso ng Batang Maynila. Tay.
So yan po mga kababayan, at expect na tayo dito ng magandang lugar po dito in the coming weeks at months, at talaga nga pong pinapaayos ito ni Mayor Isko Moreno. Kung didiretsuhin nyo po yan mga kabayan, makikita nyo po dyan yung Harrison Plaza, na sa ngayon ay close na po yung Harrison Plaza, no, mga kababayan. And again, Manila so po ito. Ito po yung kahaban ng Adriatico. So again mga kababayan, yun na po ang kaganapan po dito, no? So hanggang dito na lamang po mga kababayan, at salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli mga kabayan, sa updates po dito sa Maynilaan. Ay, siron po, at God bless po sa inyong lahat.